Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na may sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng Oktaba ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakaisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon sa misa ngayon. Ang kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, pinagaling ni San Pedro ang isang lumpo upang maipahayag ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus na nabuhay muli. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, ang ating Panginoon ay kasama sa dalawang mga alagad na nagpunta sa Emmaus at nakikilala siya sa pamamagitan ng pagdiriwang ng hapunan. Tayo ay laging tinatawag rin sa ating Panginoon na kilalanin siya upang ang ating buhay ay isang pagsasaksi sa Panginoong na buhay muli. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dios, papuri sa Dios sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaligaya mo taon-taon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkalob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpaging dapat na kami sumapit sa ligayang pangmakailanman sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Hesukristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang kilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ang awit ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-usapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-usapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa ng pangalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propitang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga pinunong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa cross. Siya pa naman ang inasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito,
Nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga roon silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga na natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila Jesus, kay hahangal ninyo? Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, ani nila. Sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kahit sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala, gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon day, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratna nilang nagkakatipon ang labing isa at ang ilang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan. At kung paano nila siyang nakilala nang makatihati niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Miyerkules tayo sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay Muli o mga walong araw na pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay Muli ng Panginoong Jesus. Ngayong araw ay atin pong napakinggan ang magandang yugto ng dalawang mga alagad na sila ay nagkaroon ng matindi na kalungkutan dahil sa pangyayari at hindi nila katanggap-tanggap ang mga pangyayari kasi sila'y pumunta sa Emmaus. Pero atin ding napakinggan sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 3, Versículo 1 hanggang 10, ang himala na ginawa ni San Pedro sa isang lumpo na sa pangalan ni Kristong nabuhay muli, siya ay gumaling at hindi lang na siya makalakad, siya'y patalon-talo na sa kagalakan, papasok sa templo at nagpasalamat sa Diyos. Sapagkat ayon pa sa Salmo 104, ang Diyos ay dapat parangalan ng kanyang banal na sambayanan. Kaya sa atin pong ebanghelyo, mahaba man ito, pero ay tungkol sa isang paglalakbay ng panampalataya. Kung tingnan po natin, mayroon pong mga mahalaga na punto dito.
Ang pinakamalaga ay ang sinabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, versyo 32, na sinasabi sa ating lingwahe na sabi niya, kaya pala, gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Versikulo 32, Kapitulo 24, Ebanghelyo ni San Lucas. Sa pagkasulat nito sa orihinal na salita, ang orihinal po na salita ng New Testament ay hindi po sa Latin, hindi po sa English, sa Koinoko na Griego. Maganda po itong pakasulat sa Koinoko na Griego. Verso 32, Kapitulo 24, Ebanghelyo ni San Lucas. Okay, kardia, haimon, kayamini, en enhimen. Ang ibig sabihin dito, para bang naantig at lumalagablab ang ating mga puso habang siya'y nagsasalita. Naantig, lumagablab. Para bang mayroong apoy ng diwa ng Diyos ang pumasok sa isa o sa dalawa o iba pang mga apostol na kung saan ang Diyos na hindi nila nakikilala ay nakikilala na sa pamagitan ng nagkatawang tao na Panginoong Hesus. Ngunit siya'y pinatay ng mga pinuno dahil siya'y nagsasaksi sa katotohanan at marami siyang ginagawa na mabuti na hindi katanggap-tanggap ng mga pinuno ang tungkol sa katotohanan at ang ginagawang kabutihan sapagkat sila ay tumitingin lang ng kanilang kapakanan. At dahil dito, namatay man ang ating Panginoon, itong dalawang mga alagad, para bang nabigo, parang akala nila wala nang pag-asa. Ang kanilang pag-asa na tinasahan ng ating Panginoong Hesus na siya yung Mesiyas, siya yung magbago sa lahat, siya yung magligtas, etc., etc., para sa kanila wala na, kaya sila'y lumayo. Pero kapag tingnan po natin itong ating Ebanghelyo, meron pong dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, verse 13 hanggang 22, na kung saan ito yung kanilang paglalakbay. Habang sila'y naglalakbay, nagtanungan sila sa mga pangyayari at ang ating Panginoon na hindi nila kilala ay kasama nila sa kanilang paglalakbay. Sila ay litong-lito, sila ay malungkot, sila ay nawala ng pag-asa, ngunit nariyan ang Panginoon kasama nila hanggang ipaniliwanag niya sa kanila ang tunay na kahulugan ng pangyayari na ang Mesiyas ay dapat magbata ng paghihirap upang iligtas ang kanyang hinirang na bayan. Ang pangalawang bahagi ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, verso 28 hanggang 35, na itong saan nandoon na sila, naghapunan. At sa panahon ng hapunan, kinuha niya ang tinapay, kanya pong pinapiraso. Ito'y parang pagdiriwang ng huling hapunan na naging Eucharistia o Misa. At doon nakikilala ang ating Panginoon. Kung makita ninyo, mayroon dati yung larawan sa gitna at yun yung natakpan ngayon ng golden ano. Nariyan po ang imahin ng Panginoong Hesus sa gitna at dalawang mga alagad na si Cleopas at ang isa pa na sa hapunan dahil sa pagpapiraso-piraso ng Panginoon ng tinapay ay nakilala siya. At siya ay nakilala na buhay pala, na buhay muli ang Panginoon. At dahil doon, nagkaroon ng pag-asa ang lahat. Para bang isang paglalakbay ng traslasyon ng kanilang buhay na kung saan mayroong roadmap na babalik sila sa Jerusalem at doon ay sinabi na nabuhay muli ang Panginoon. At ito yung nagbigay ng sigla
Ito yung nagbigay ng kagalakan. Ito yung nagbigay ng pag-asa na ang lahat ay may katuturan, na ang lahat ay mayroong saysay, na ang lahat ay may kahulugan sapagkat hindi nasayang ang kanilang pananalig kay Kristo sapagkat siya ay nabuhay muli at siya ay totoo na Panginoon na magliligtas sa kanila. Dito sa ating Ebanghelyo, tayo rin ay nagtanungan, nakilala ba natin si Kristo nung tayo'y may pinagdaanan sa buhay? Damang-dama ba natin ang kanyang presensya nung may malaking pagsubok sa buhay? Sa panahon ng ating suliranin, hindi ba natin siya napansin? Baka sinisisi pa natin siya. Bakit dumating ang problema na ito? Hindi pala natin alam na riyan siya. Hindi tayo pabayaan niya. Nariyan, kasabay nating naglalakbay sa buhay. Ang Panginoong Hesus Nazareno, hindi tayo pababayaan niya sapagkat mahal niya tayo. Hindi man natin siya nakikilala, kinikilala pa rin tayo. Una, kailangan na ipahiwatig ang kanyang ginagawa at presensya sa pamagitan ng mga banal na salita o salita ng Diyos. Kuminsan, atin rin siyang damhin sa ating mga puso, kardiya sa ating mga puso, upang siya na Diyos na nabuhay muli ay ating kilanlin at madama ang kanyang presensya sa panahon ng ating Santa Misa, upang ang ating tinatanggap ay ang Diyos na nagmamahal sa atin ng tunay. Nagmamahal ng tunay. Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid sa pag-alala natin kung papaano nakikilala ang mga alagad ni Jesus sa pag-atihati ng tinapay sa daan patungong Emmaus. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Atin pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palaksin sa kanilang pagtanggap ng Eucharistia, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao, naway magpamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na panampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon.
Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin niyo batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin Kapanginoon, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas. Ang maamong tupa na tumpos sa aming lahat ay inap na minamahal na naghain na sa inyong buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparasahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na cross, ang pamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manubos pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, makaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay ganda ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sanasi. Kaisa ng apostol, isan Juan Bautista, isan Roque, isan Lorenzo Reyes de Manila, isan Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Galing namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at nilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel baya ang sabihin kanilang ihayag, pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organization ng ating simbahan.
Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Jun Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Tumalo po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ay gimong sa bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal na iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilawak ngayon sa Ekaristiya, kayo narito sa loob at sa labas ng gabana ng itim na sinong kami naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Kaputsas. Pagpalain po kayo ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat naman naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng pong Jesus Nazareno. Sa pagkomunyon, hindi pa po pwede ang bibig dahil nasa emergency situation pa tayo sa kalusugan ng COVID-19. Hindi pa po nalit. At pabaon po sa misang ito. Nabuhay muli ang ating Panginoong Jesus. Naway siya'y makilala natin sa bawat sandali ng ating buhay. Na Diyos na nabuhay muli. Kaya magalak tayo at masigla sa ating pagsisi sa buhay panampalataya. Ngayon na po ang maringal na pagwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiguro habang ginagawad ang pagwasbas. Ang Diyos na tumbos at ngungkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay sinawang magpapala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng unubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin naman niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa panampalataya at binyag, kayo naway makatambal na manasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayin kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos! Aleluya! Aleluya! Purihin natin ang buong Jesus na sinabu. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin.